paano kayo, paano ko malaman mo na pawok yung girlfriend mo habang kayo? Ba't ganyan yung mga tanong? Hindi, kasi realidad to eh. Para nangyari din sa akin. Oo, di ba? O, hindi ako nag-research. Pawok. Yung nagpa, nag-escort, nagpapa, ano, pabayad. Ako kasi mabilis akong ma-follow. Tamoy. Hindi ako mabilis makaramdam sa una. Mm. Pero minsan kasi meron, may naging experience na ako na ganyan. Let's talk about you. Gusto ko lang talagang marinig from you. Totoo ba yung sa inyo ni Kakay? Or parang misunderstanding lang talaga yun? Well, yung sa amin ni Kakay, alam naman ni KF niya na me and Kakay became very close, close talaga. Sobra. Sobra hindi talaga. Na develop? Ako talaga, talagang friend ang tingin ko sa kanya. So, hindi natin maiwasan na, syempre, yung babae minsan na fall talaga or something. So, kumbaga hindi ko kahit alam. Kahit naman ako eh, Diyos ko. I-try mo ako i-close. Okay. Try nga natin. Try natin. Kaso baka sabunutan ka ni Kakay. Talagang, talagang ano, makalat agad to. Baka si Kakay lagi nasa mangantila na. Hindi kasi, hindi totoo naman talaga. Huwag na tayo mag-ipokrito. Kasi si Aaron ba naman? Sino ba hindi ma-fall? Eh, sobrang close sila. So, na ma-fall talaga ang babae sa part niya. Kaso lang, hindi mo ano, mapipilit yung lalaki kung para sa kanya is friends lang talaga. Yes, yes. So yun, nagkagap din kami but naayos naman eventually pero 1 year din yun. Ah, nagkaano kayo? Oh, alam mo ni KF yan na hindi kami nag-usap. Then, nag-usap lang kami kasi nagkaroon kami ng movie na offer. So yun, and sabi ko sa manager ko, si KF Freddy na, kung okay sa kanya, okay ako, wala nang problema. Mm-hmm. Siyempre, kailangan din namin ng pera. Oo. Doon tayo sa totoo. Trabaho yun eh. Trabaho. Doon tayo sa totoo. Sabi ko, si Kakay ba, kailangan ng pera? Oo. Oo, kaya tatanggapin niya. Hindi kasi, mahirap din kasi. So, maganda pa, nag-usap na sila ulit. Oo. Tsaka in fairness to Kakay, nung pandemic, talagang tinatawagan niya ako, Bes, kamusta ka na? Wow. Nung nag-positive ako, nag-positive kasi ako nung March, tinawagan niya ako. Ang aga nung March, last year or this year? This year lang. Ah, talaga? Kaya ubo ka kita. Joke lang. Hindi, naka-vaccine na ako. Na-vaccinated na rin ako eh. Oo. Ibang vaccine ata yan. Oo, marami. Uy, grabe. Dalawang dose lang ha, baka mamaya nakalimang dose ka. Araw-araw kasi yun eh. Pina-over na talaga ako sa box. So, ano, anyway, professional na naman yung ano, kahit mayroon kayong hidwaan noon, at least nagkaayos. Okay, and we're really okay. Mas maganda talaga. Nga yun eh, yung parang galing kayo na nagka-misunderstanding kayo, tapos nagkabati. Para nag-ano na kasi respeto. Tsaka siguro sign of maturity na rin namin pareho. Tsaka syempre, di ba, pag sa industry, parang sabi nga nila, don't burn bridges. Yeah, totoo. So parang nagkatampuan man kayo, pero eventually, okay na sila. Tsaka mahirap din kasi. Kasi ako ayoko itapon talaga yung pinagsamahan namin ni Kakay. Sobrang bait ni Kakay, sobrang caring, sobra. Kumbaga, ma-fall ka talaga. Siguro, it's just that, siguro. Akala ko siya yung na-fall. Ba't ikaw? Hindi, siguro ma-fall ka talaga. Pero, yun yung sabihin. Pero baliktad. Nung lumabas yun. Baka na-fall din si Aaron. Baka hindi na yun lang. Tapos, Kakay, pasay kay Kakay to. Post tayo, pasay kay Kakay. Kaya, alam mo na kaya. Kita tayo na kaya. Figure-figure, Kay. Kay, nasa rehearsal daw siya ng ano, ngayon, saan ba? Hi kay Kakay, yung taas ng views niya sa ano, yung Wish. Wish, oo. Nakamilyon siya. Tsaka ano talaga, ang isa sa pinakagusto ko sa kanya yung boses niya talaga. Oo. Ang galing niya, lagi akong kinakantahan. Pag kinantahan niya na ako, wala, nakukuha niya na yung galing. Natutunaw ka na, parang. Galing ko man din. Pipikit lang ako, ganun. Baybayan na tayo. Game na. So if ever may mabuntisan ka na hindi mo girlfriend, magdududa ka ba na ikaw yung ama or yung parang ano, hindi mo siya girlfriend, may nangyari lang. Tapos bigla na buntis. Medyo mahirap 'yan kasi syempre hindi natin alam kung yung girl is may iba pa. Mahirap 'yan. Siguro ang proper way, siguro kahit mahal, ipapa DNA test ko. Oh, 'di ba? So para sure. Sure. Sa mga nanonood diyan kasi madalas kasi nangyayari sa tulpo na nabuntis tapos walang magawa ang lalaki. Parati silang tinuturo ng babae. May napanood ako niyan sa episode ng Tulfo. So, parang kawawa din kasi sa part ng lalaki na hindi sila naintindihan na yes, sino exactly. Ba hindi magdududa, exactly. Hindi naman niya girlfriend. May nangyari lang. Malam mo kinabukasan may ka-sex na naman siya. Diba? Sa di mo pa naman kilala yung babae talaga. Diba? Sana mabigyan din nila ng rights yung mga lalaki na may karapatan din kayong
maano na, alangan, angkinin nyo na agad yan. Yan. Teka lang, dinay mo na tayo kasi hindi lang naman ako kasi hindi tayo regular na ganun. Diba? Okay. Eh, isang, kasi, ano, nakamonitor ako parati dyan, yung mga reklamo-reklamo na. Pero kung sa akin talaga yun, aba, magiging masaya talaga ako. Oh, diba? So, so ano siya, ano, ibigyan ng support, assistant. Oo. Kung sa'yo talaga. Oo. So, at least, panindigan mo pag sa'yo. Totoo. Pero pag hindi, pag may pagdududa ka, wala naman siguro masama pag maipa din DNA mo, di ba? Totoo. Yes, oh, very good kasi ano lang tayo. Bigyan mo pang pa-DNA kaya. Nagpakatotoo lang ako. Joke lang, joke lang. Hindi, o, pa-DNA, parang ano, baka naman ano, no? Tayo may, may nangyari sa atin tapos kamukha ni Yuki. Oo, ayun. Ayun lang. Dapat paglabas ng hair. Kamukha namin parehas. Mix. Nag-mix pala yung ano namin. O, edi, compatible yung ano nyo. Ako lang pinaglulukon nyo. Sa akin nyo lang pinatapos sa inyo pala. Kami pala, no? Anak pala namin. So, parang surrogate mother ba yung tawag yun? Asa, ganon, ha? Sige. Number three, paano kung girlfriend mo, ang babae, tsaka mo na lang na-realize na may amoy yung caps niya? Ooh. Siguro naman mawawala yun, di ba? Mawawala naman yun. Hindi kasi may amoy talaga yung... Ano kasi, ang mga babae kasi mga amoy yan, pag depende sa hygiene mo. Totoo kung naman. Hindi ka malinis, may jamoy talaga yan. Kahit ano, yung pap smear ba yung tawag doon? Yung may panlinis na, dyan eh. Parang amoy bulaklak daw yun eh. Oo. Pag nagpapa, iba naman yung pap smear. Talagang yearly yun, requirements yun. Yun. Meron talaga may siyempre di ba na mag-mention na lang, may naging... Oo. Ex-girlfriend ako na ganun dati. Na may amoy. Maganda siya. As in, parang perfect siya. Oh, di ba? Hindi ako nagkakamali. Oh. Tapos, well, during our, ano, you know, may naamoy ako. So, pero syempre, tinuloy ko kasi gusto ang nasa mind ko. Ano amoy, bro? Tapusin ko na to. Diba? Mayroon kayang mag-tapos pag... Yeah, ang hirap mong pumunta sa finish line. Diba? Ang hirap yun. Ano amoy, bro? So, ano, gusto mo malaman? Huwag na natin... Alam mo na yun. Alam mo na yung amoy. Parang pare-pareho lang naman ang amoy. Hindi, kasi yung mga amoy kasi depende yan. May menstruation or malapit na yan. Before, may nakagano din ako. Ano lang, one night stand lang yun. Yung tapos girl pala, ano? Gina G, meron siyang menstruation. Oh, tapos may amoy na ano. Oo. Tapos yun, tinigil namin. Iba na lang yung ginawa niya sa akin. Ay, tinigil mo? Hindi kaya? Parang... Hindi, kasi ano siya eh, sobrang ano talaga ah. Hot na hot? As in, ang dami yung blood. Ay! Parang krimin. Tapos nag-shower na, ganyan. Ay, lasing siya, nagiga ako, ganun. Ginawa niya, kumanta na lang siya, kinantahan niya na lang ako. Ay, si Kakay ba? Singer? Ay, ito, paano kung malaman mo na? Pawok yung girlfriend mo. Habang kayo. Ba't ganyan yung mga tanong? Hindi kasi, realidad to eh. Para nangyari din sa akin. Oo, di ba? O hindi ako nag-research. Pawok. Yung nag-escort, nagpapabayad. Ako kasi mabilis akong ma-tamoy. Hindi ako mabilis makaramdam sa una. Pero, minsan kasi may naging experience na ako na ganyan. Everyday naman kami nakikita, everyday. Pero never siya natutulog sa bahay. So, medyo nagdududa ako. Pero, alam mo yung parang, alam ko naman na, kumbaga may something na kamay talaga, kumbaga parang may label na. Tapos eventually, nalaman ko na ganun pala siya. Hiniwalayan mo or? Siya hindi na nagparamdam. Pero na-fall na ako sa kanya. Ako, on my part, nasaktan ako. Kasi, pag na-fall kasi ako, at saka nagmahal ako, sobra din. Yun yung mga experiences ko from may past relationship talaga nung bala nung bata ako. Alam ni KF niya, may iniyakan pa nga ako eh. Talaga? Oo. Eron na. Ang dami kong iniyakan. Iyan ako may iiyak. Ang dami kong iniyakan. Kaya... Pero kung magsabi naman siya sa'yo bago naging kayo na ganun ang ginagawa niya, tanggapin mo ba siya? Ang mahirap sagutin yan kasi ano eh, kumbaga parang sa akin parang papipiliin ko siya talaga. Stop mo or kaya natin to nang wala yan. Di ba? Okay. Parang ganun. So, pero pag gusto niya talagang pera-pera na instant money, eh hindi ako para sa'yo. Go. Diyan ka na. Ako na yung mag-giveaway. Para malinaw. Kasi may mga babae, kailangan nilang gawin kasi wala silang choice. Yeah, may mga friends ako na ganyan, may girlfriend sila, tapos yung girl, alam nila na may ganun pero yung... Pero pinayagan sila. Oh, 3 years nga sila eh, pero may something, may mga kasi ganun. Kasi parang, siyempre, hindi mo alam yung pangangailangan ng babae depende. Baka siya yung breadwinner, kailangan talaga ng family. Yeah, totoo na.
Hindi mo rin masasabi. Oo. Pero ano, parang bihira lang talaga yung lalaking pumapayag na gano'n. Mm-hmm. Ano yan eh, mataas yung ano niya. Masakit sa ego na, or sa pride na parang. Yes. Diba? Siyempre gusto namin. Ako lang. Yes. Oo. Tapos i-imagine mo sa gabi, hindi mo siya kasama, may ibang kasama, di ba? Oo. Paparanoid ka nun. Nightmare. Diba? Na-imagine ko. Oo. So, paano kung malaman mo na, parang David, ikaw, sobrang linis mo, di ba? Paano kung malaman mo na, burara pala yung girl, pero gusto mo talaga siya? Yung parang, it's a tie, burara ako sa totoong buhay. Ha? Burara ako sa totoong buhay. Oh, talaga? So, pinaplastic mo lang pala kami? I mean, pag sa bahay ko. Mm. Kumbaga, naglilinis ako, pero hindi siya yung talagang sobrang linis. Mm-hmm. Pero bago ako umalis, like, pag may mga guesting, ganyan, I make it a point na talagang malinis akong tingnan. Hindi ako lumalabas na walang cup. Alam, lagi akong nakakap, di ba, yuks. Pero pag may ganito, ina-ice ko yung buhok ko, ganyan. Para at least presentable naman ako. Diba? Pero yun nga, about dun, syempre ang hirap pag babae ang burara talaga. Kasi di ba sa mag-asa, kunyari tayo, burara yung lalaki. Dapat yung babae, siya yung paano mag-aayos. Pag burara pareho, eh good luck talaga. Kasi may naano-ano ko dyan eh, na ang linis-linis kasi ng lalaki. Oo. Tapos, yun pala gusto rin niya sa babae, yung maayos. Ayaw niya yung... Siyempre, ako, gusto natin na ganun talaga, di ba? Na, siyempre. Kumbaga, siya yung ilaw ng tahanan, kailangan siya yung maging... Ilaw talaga, ha? Kumbaga, parang lumalabas din sa personality ng babae, kapag madumi ka, parang, hindi ka pa rin magkaanak. Siyempre, pag may anak na, kailangan lahat malinis, kailangan safe lagi yung bahay mo. Diba? So, naisip mo na ba na yung para mag-settle down ka na? Sa ngayon, siguro, hindi pa muna. Ay, kasi, wala pa talaga? Kumbaga parang ako, iniisip ko lang muna yung maging stable muna talaga. Gusto ko yumaman, yun ang goal ko talaga, yumaman muna ako. Preferred muna. Kailangan kong yumaman. Pag yumaman ka na, edi DOM ka na nun. Hindi naman siguro, malay mo next year, mayaman na ako. Parang willy rin. Yan, ang problema lang dito, syempre, ako, I'm 34 na. Ay, hindi halata. Diba, 34 parang, na ako. Siyempre, gusto ko maging girlfriend ko nasa 30 below. 26 to 30 dapat. Ah, so hindi masyadong bagets talaga? Oo, mahirap pag bagets eh. Ah, masakit sa ulo. Bakit ba masakit sa ulo yung bagets? Ang sarap kasi kaya. Kasi nag-enjoy sila eh. Nag-enjoy pa sila. Hindi, ikaw siguro. Pag balaraki, mas gusto mo ba? Kasi, hindi man, ako naman kahit bata, ayoko naman din ang ano yung... Yung sakit sa ulo. Ikaw gusto mo 18, mga ganon. Gusto mo. Ikaw. At least ako hindi below 18, ha? Oo. Oh. Iba usapan na yun. Yeah. Ibig sabihin, yung totoo yun, may pagkasakit sa ulo talaga yung mga bata. Mm-hmm. Kasalanan mo rin kasi yun eh. Kasi ikaw pumili eh, na bata eh. Mm-hmm. So, true. Pahabaan mo talaga pasensya mo. Yes. Na ikaw mag-adjust. Pero pag hindi mo na kaya, it's time na, okay, mag-give up ka na. Oh, hindi ko na talaga kaya. Actually, inihintay lang ako ni Kakay mag-35. At talaga yun, kasi may usapan kami. Talaga? Na, oh, diba? 35? So ilang, diba? Next year? Kasi may interview kami, pag nag-35 wala pa, siya na lang din na ganunin ko. Ah, talaga? Kaso sana kaya niya ng isang anuhan, diba? Mas younger ba sa si Kakay? Kakay is no. Pwede ba sabihin age niya? Pwede naman, diba? Ano, she's 40? 39? Mas pero ba? Kailangan na niya mag-anak. Oo, oh, yun. Kasi pag mga... Alam mo, naging, ito ba, naging biruan, kung magka-casual na lang kami ni Kakay, naging biruan na lang namin yan pag magkausap kami. Ano kaya gusto mo, ano nakita, bunti siya nakita? Oo, kasi pag mag-edad ka na kasi na medyo mataas-taas na, mahihirapan ka na kasi umire. Oo. Pwede naman si Sarian, pero delikado na kasi yung lagay yung iba. Oo, yung biro, yun, naging biruan na namin ni Kakay talaga. Tapos yung third, ha? Oh, ayun na. Oh, ex na si Kakay. No, ayun na. Ayun na. Bye, guys. Sorry. Yung 35, hindi ako mapupunta sa'yo sa 35. Oo, di ba? Mild lang sa kanya, di ba? Hindi kagaya ng dalawa kanina. So, ano yung pinaka-fears mo na pwedeng mangyari sa'yo? Maging ama ka. hindi naman fear yun. Hindi ko naman, parang kinakatakutan ko na mangyari sa akin. Hindi naman, kasi ako... Gusto ko maging tatay na din talaga. Gusto ko magka-baby talaga. Siguro ano, mawala yung mga pinaghirapan ko, pinag-ipunan ko. Alam mo yun, hindi naman sa takot ako bumalik sa probinsya namin. But you know, parang andito na ako eh. So kumbaga ayokong ma-disappoint yung family ko na parang, ano nangyari sa'yo? Parang bumagsak ka, parang gano'n. Kaya so, gusto ko talagang ipakita and i-prove sa sarili ko na talagang kaya ko na... mag-isa, mag-independent talaga. Bali kung uuwi ka man sa probinsya,
mayroon ka na noon. Oh, kumbaga hindi ako mayaman or ano, pero alam mo yung parang kaya mo yung may pagmayabang ka na. Oh, may pagmamalaki ka lang. Pagmalaki pala. So, niligawan ka na ba ng mga gays? Maraming beses. Oo, syempre hindi naman ako magpapaka-impokrito. Even nung bata ako. Di ba, Yuki, for sure, marami din mga indecent proposals yan. Binapesok talaga kay Yuki kasi, para hindi ako sumagot. Hindi kasi yung mga, ang mga gays kasi, naman siya, mataas ang standard ng mga gays. Ang gusto nila yung mga gwapo. Kaya nga, gagasto sila ng pera. Marami nung younger days ko. Mas marami talaga. Kumaga, pero kumaga ako hanggang ano lang ako. Ano kasi ako friendly. Kumaga I have nothing against gays naman. Parang masaya silang kasama eh. Pero minsan may mga gays na yung parang discreet. May mga ganun din. May mga basta ayaw ko lang mabanggit ng mga ano. Basta yun. Pero ako kasi parang, sige, hanggang may limitation lang. Pag dinurn down mo, kung gusto mo maghanap ng iba, maghanap ka na. Ganun. In a nice way na lang. In a nice way din. Hindi na may iwasan talaga yung sa industry natin, di ba? Sa lalabag guys, may mga manliliga may indecent proposals. Flat time pa nga ako. Ay, thank you. Nagustuhan mo yung personality ko, yung looks ko. Ano yung pinakamalaking offer sa'yo? Yung pinakadak. Yung offer talaga ha, yung bahay, lupa, ganun. Ano ba, kotse ata? Ano ba KF? Oo, di ba? Kotse ata, dami kotse. Tinanggihan mo siya. Oo, oh, kotse na kasi ako, sayang sayang, wrong timing. Wrong timing siya eh, lumapit siya sa'yo, marami ka ng pera. Hindi naman ako, meron na eh. May ipon na eh. Kung wala pa siguro. Kay, si Kakay din na kaya magbigay ng kotse sa akin. So, isang pabonus na lang na ano, kumakain ka ba? Kumakain naman ako. Wow, bakit naman yung mga guests natin? Favorite ko tahong eh. Oo, masarap, di ba? Hindi, masarap ang tahong ha. Pero depende sa tahong. Amoy. Depende pag kainin. Depende sa luto, pag fresh. Pag fresh kakainin. Kasi may kakilala ka bang lalaki? Mayroon hindi ko. So, walang kwenta. Sabi ko, ba't parang hindi all-in-one? Boring. Mayroon, oo. Pero, dax naman siya. Parang masyado lang siyang confident. Eh, paano naman? Siyempre, pero hindi ako talagang sobrang siguro ng dalawa. Kumbaga, pinipili ko. Kasi DJ, kahit may amoy, kakainin niya. Yun doon yung mas gusto niya eh. Sabi ko, mas gusto niya daw. Doon nga siya daw nagbabad eh. Pero yung mga, kunyari, for example, yung mga nakilala ko sa mga bars, hindi ko. Pero mga girlfriend ko talaga. Pag mahal mo. Pero pag bar, one night, sunday. Pag mahal mo. Ano, gusto ko talaga agad, enter the dragon. Diyos ko, wala na patumpik-tumpik, ganon. So baka naman mayroon ka pang nanonood ba siya? Ay, abati niyo. Kakay, baba mo? Ay, Kakay! Promise? Oo. So last, may babatiin tayo or ipopromote? Ano ba promote ko? And then, yung mga endorsement ko, yung Flawless Beauty and Skin ko, thank you so much for taking care of my skin. Kaya pala eh. And Clinica de Beleza, thank you. Ano pa ba? And yun, sa ninyo po, abangan nyo po, lumalabas pa rin ako. And sa wish ko lang, sa August po, yung tinitin ko kahapon. And mag-visit po kayo sa aking bagong Palamis. Small dessert business, ang Palamis. Dito ba ang camera? Yeah. Palamis po, dyan sa may Scout Turillo, corner Scout Fernandez. So yeah. Open po kami Mondays to Fridays. Marami na po kayo makikita doon. Maraming mga sinakyana, sinakyuki nandun. So may plano kang i-extend yan? Hopefully. Sabi nga ni Norman, yung owner, talagang pag nag-branch out, kasama din kami. Yes. Siyempre, sino bang ayaw mag-aim ng big? Dream yes, big na. Yes, diba? Tsaka okay talaga yung mga dito. So, congratulations! You, kasi salamat. Pareho kayong mga businessman. At parehong kumakain. At parehong masarap. Ang swerte naman ng mga girlfriends niyo. So anyway, ganun talaga ang buhay. Pwede naman ako kung ano lang eh. Kung ano, sideline. Sabi mo nga, gusto mo maging kabit eh. Gusto mo maging kabit. Yun sa'yo kasi, hindi ka namamalag. Ikaw na kasi mamimili. Nandyan lang naman yan eh. Minsan ikaw ba, nahihirapan ka? Kunyari, may boys na lumapit sa'yo, tatlo, nahihirapan ka, no? Hindi! Kaya ko na sa'yo sabay eh. Sabay-sabay? One at a time. Ano ko lang yan.
pareho kinuha ang number. So, okay, kinabukasan yung isa, tapos yung sunod naman yung isa. Hindi naman magkala. Pwede, may question lang ako pahabol. Dumating sa point na na-in love ka doon sa tatlong mga parang shit, ba't na-attach ako dito? Hindi pa lang nangyari yan. Kasi paiba-iba sila, lalo na yung galingan, magaling yung isa, magandako yung isa, ganun. Hindi, magkaiba so sila ng quality. Sex lang talaga, ganun. Hindi naman, wala na akong pakiyan kasi kaya ko namang buhayin yung sarili ko. Doon lang talaga ako. Pag magaling ka talaga sa kama, pak talaga, oo. So anyway, kasi marami nag-aabang sa atin ngayon sa ruleta natin. Hindi mo na natin time. Hindi mo na natin palisin si ano Aaron okay, kasi siya yung mag-aano sa mga winners natin. Okay lang. Kupo muna ang mga viewers natin si yung Iconation Pub, si Kun Kun Po, Super Clark, ayong si Angas 3. Ayun, si Super Clark po ay nagpapadala po talaga sa akin ng ano, bonggang-bonggang suporta dito sa Let's Talk About K. Yes, Mama Rose, ikaw. At yes, kay John Jared Gohol ng Washington, D.C. Wow, di ba? Ayan, shout-out sa iyo. Shout-out sa iyo, mamilyon na. Pahabol pala ako. You can watch talk at kay Mami Ni. Awesome. Yeah, nagpapabala ko, you can watch me streaming on Kumu app pala. Follow niyo ako dyan sa Kumu. Yeah, dyan niyo ako madalas makikita. Pero nung June kasi nagpahinga ako. But ngayon July, babalik ako mag-stream ako. Yun. Hindi ka nagpapakita ng ano? Bawal sa Kumu. Medyo ang sa stick sila. So, roulette na time na direct sa iyo. Na-explain mo na ba, pre? Yung ano? Dapat kasi sumunod kayo sa may ano mechanic, sayang naman yung mga prices. This is for dalawang at tatlong GC na ano from about speed. Congratulations. Kashai Doggy, Douglas. Naman, aga-aga pa, magdugi-dugi na tayo. Congratulations sa'yo. Okay, let's go. Shai Douglas. So, si A yung mag-ano. Yeah, Aaron. See you next winner. For GC to, ha? For GC. Aven and Ben J. Magello. Congratulations. Congratulations. One more for GC to. Sayang naman yung mga nag-join. Tuloy yung Iconation Pump talaga support talaga sa inyo. Congratulations, Jocelyn Lily. Lily. Yes. So, dalawang kilo yung... Ito. Dalawang kilo. Dalawang 25. Winners for 25 kilos. 25 kilos of prize. Ito na yun. Masarap. Ano yung prize na? Jasmine ba? Angelica. Manalo ka ng 25 kilograms of prize. Rocky Mitsuga. Yes. Congratulations. 5 kilos of prize. Another one. Another winner. Lizelle Palonpon Verano. Congratulations! So, dalawang GCash. Na dalawang tigpa-100 na GCash. 500 GCash. Parang ano, kunti lang yung prices natin ngayon. Ano mechanics nito? Ay, ano, dapat isa. Next week, pwede sila. Ayan, may 500 GCash ka, Jonaline Deguit. Congratulations! Yes! But parang malungkot tayo. Yeah, last na. Malungkot tayo kasi marami hindi qualified eh. Oh, sayang. Okay. So, last na to ha. Oh, di ba? Kaano? Dapat yung energy natin sa Congrats yung kay Lili. Congratulations! Kapre mo nga. Sige! Congratulations! Pinagpawala sa ano. Malungkot kasi kami kasi ano, napagod kami sa katitimpla ng takoyate. Oh, tapos? Hindi dumating. Hindi dumating yung takoyate. Kaya nalungkot kami. Ayun, so, magpaalam na tayo. Hindi kaya na may pahamol. Ay, ay, from Jewel ko. Ay, aficionado. Ay, mayroon din ako. Oo, sa ito naman. So, ay, ba't may susi ng kotse? Yes! Wow! From Dane, may pangalan yan. Thank you so much. Thank you sa pag-guest na Let's Talk About K. Thank you so much. Nakakarugat sa business mo. At i-claim mo na yan, nadadamit-dadamit.